"How's your first day?" tanong ni Asher habang pinupunasan ang napkin ng kanyang bibig. "Ayos naman," kiming sagot ni Brianna. Tumango siya. Pagkatapos ay humalukip-kip. "You know you should relax yourself a bit." Maanga na patingin ito sa kanya. "Kanina ko pa napapansin na awkward ang kilos mo," puna niya. She let out a sigh at tila naninis ang tingin ibinigay sa kanya. "Kasalanan mo." "Ako?" Aniyang itinuro ang sarili. "Bakit? Bakit ka riyan?" Nakakairap na tugon niya. "Why do you have to take me into a place like this?" Naiilang ako. "What's wrong kung dito tayo kumain?" Nagtatakang tanong niya. Sa isang restaurant na malapit sa kanyang opisina niya ito dinala para magtanghalian. Piliin niya iyon dahil maganda ang ambience at masasarap ang mga pagkain doon. Pero bakit hindi nito nagustuhan? "Hindi na ako sanay kumain ng mga mamahalin at sosyal na pagkain." May kalakip na biro ang mahinang tinig nito, pero alam niyang seryoso ito. "Para akong yagit sa lugar na ito." His sir went for her, pero pinilit niyang huwag bumukas sa mukha ang awang bigla niyang naramdaman para dito. Alam niyang hindi nito iyon nagugustuhan at ayaw niyang magkagalit uli sila. "Kung ganun, kailangang sanayin mo uli ang sarili mo. Bilang sekretarya ko, may mga pagkakataong sasama ka sa mga function na dadaluhan ko." Pahayag niya. He enjoyed that time with her. Tila nagiging komportable na uli. Ito na kasama siya. "Bakit ako ang kinuhang mong kapalit ni Ate Cecil? Wala akong experience sa ganoong trabaho at siguradong marami kang mapagpipilian." Anito, bakas ang kuryosidad sa mukha nito. "Ikaw ang gusto ko dahil kilala na kita, and I know I'll be comfortable with you around as my secretary," sagot niya pagkatapos uminom. "And as for your not having an experience, don't worry, mukha namang madali kang turuan." Binigyan niya ito ng pilyong ngiti. "Asher," she gave him a warning look. "O diba, nasundan mo naman agad ang mga itinuro sa'yo ni Cecil," natatawang paliwanag niya. Hindi na ito nagsalita at ipinagpatuloy ang pagkain, kahit nasa kilos pa nito ang pagkailang. Pansin niya yun dahil mula pa kanina ay wala na siyang ginawa, kundi obserbahan ito. How could not stop himself? Napakaganda ng mukha nitong walang bahid ng kahit anong makeup at napakahinhi ng kilos nito. He didn't know what was happening to me. Pero sigurado siyang maaalaw siyang kasama ito. "Obviously, you have something in your mind na hindi mo masabi." Mula sa mga paa niya ay nagtaas ang tingin si Brianna kay Asher. Nakataas ang kanang kamay nito na may hawak ng mga papeles na tapos na nitong parmahan. Biglang nag-init ang kanyang mga pisngi dahil huling-huli siya nitong wala sa sarili. "Wallace it," udyok nito pagkatapos niyang kunin ang iniaabot nito. Kinipit niyang folder sa dibdib. "Nag-usap kami ni Jody at tulad ko, gusto niyang bayaran ang pinahiramang pera." "Okay, ano itong sinabi ng pikibit balikat?" Napamulagat si Rito. Ang inaasahan kasi niya ay magpuprotesta naman ito at magtatalo uli sila. "Payag ka," paniniguro niya. "Kapag sinabi kong hindi niyo na kailangang bayaran iyon, payag ka?" Balik tanong nito. Marahan siyang umuli. "But on one condition," dugtong ni Ro, na nakayuko sa mga papeles na binabasa. "Ano iyon? Lilipat ka sa condo unit ko." Pahayag nitong hindi tumitingin sa kanya. Kung hindi niya inaasahan ang pagpayag nito kanina, lalo ang kapalit na hinihingi nito. "Ano ka mo?" Bulalas niya. "Pwede ba maupo ka?" May nagbabantang ngiti sa sulok ng mga labi nito. Nang hindi siya tumalima, ay tumayo ito. Kinuha nito ang hawak niya at ipinatong iyon sa ibabaw ng mesa nito. Kapag kuha na ay hinila siya nito paupo. Umupo ito sa kaibang yung upuan at sa kanyang panggigilalas ay hinila nito ang kanyang upuan palapit dito. Tila may kuryenteng tumulay sa kanyang katawan nang magdikit ang kanilang mga tuhod. "Payag ka?" Nanunod yung tanong nito. "Anong akala mo? Okay lang sa akin na tumira sa isang bahay kasama ang isang lalaki. Hindi ko akalain totoo ang sinasabi ni Cecil." Kunwari ay naggalit-galitan siya, pero ang totoo ay nag-uumpisa ng manginig ang mga tuhod niya dahil sa mga ikinikilos nito. Nagulat siya nang bigla na lang itong tumawa ng malakas na animo isang malaking biro ang sinabi niya. Tila hindi nito napigilan ang sarili dahil sa pupa nito ang tiyan sa kakatawa. Napalitan ng inis ang kamang nararamdam niya. Bagyan niya itong itinulak sa balikat. Tumawa lang ito
Marahil itong tinampal ang kanyang noon na tila si isang batang nagpakitang gilas. Ano yung sinasabi mo? The way you said it, parang may masamang bagay akong binabalak sa'yo. Ang sabi mo, lilipat ako sa kondo mo, diba? Oo, sagot nito. Teka, iniisip mo bang we'll be living together in my condo? Na hindi si Omimik ay natawa na naman ito. Sige, tumawa pa. Napipikong wika niya. It's not what you think, okay? Gusto kong doon ka sa kondo ko tumira dahil mas malapit ayon dito sa office. But it doesn't mean we'll be living in one room. Tinignan niya ito. Hindi kumbinsido. Ano ka ba? Totoo ang sinasabi ko. Naisip kong ipahiram yun sa'yo dahil hindi ko yun madalas nagagamit dahil sa bahay namin sa Quezon City ako umuwi. Nag-init ang kanyang mga pisngi dahil natang tatawar pa rin ito sa kanya base sa expression sa mukha nito. Bakit ba kasi kung ano-ano ang iniisip niya? Tuloy lumabas siyang presyong sa harap nito. Dahil napaiyak, naisipan niyang tanggihan ang alam nito. No, tatanggipin ko lang bayad ni Jody kung doon ka natitir sa kondo ko. Anit, may penalidad sa tining nito. From the way he said it, mukhang wala naman siyang mapagpipilian, kundi sundin ito. Sinasabi ko na nga ba, tila nasa ulap na bulalas ni Jody. Nagtatakang inihinto ni Brianna ang pagtutupi ng kanyang mga damit at napanghiwi ng makitang tila wala na naman sa sarili ang kanyang kaibigan. Para ka na namang timang. Nakakaingit ka naman, Brianna. Anito. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang kanyang mga kamay para kang si Cinderella. Impit na tili nito na sinabayan ang pagyugyog sa kamay niya. Anong Cinderella? Pilit na kumawala siya mula sa pagkakahawak nito. Dumating na ang prinsipe mo para dalhin ka sa kanyang palasya. Pinagsaliko pa nito ang mga kamay sa tapat ng dibdib nito habang nagniningning ang mga mata. Sa wakas, magiging happy ending na rin ang kwento ninyo ni Prinsipe Asher mo. Hindi na siya nakapagpigil. Binatukan niya ito. Aray ko naman, angal nito. Ayaw mong tumigil eh. Pwede pagsalitain mo ako. Tahimik na tumango ito. Anong happy ending ang pinagsasasabi mo riyan? Ipapahiram niya lang ang kondo niya. Kung ano-anong pantasya na ang naisip mo. Iyan ang nakukuha mo sa kababasa ng mga romance novel. Tumayo ito at pinamaywangan siya. Ali, anong masama ron? Parang sa nobela nga ang nangyari sa buhay mo ngayon eh. At ito na ang pagkakataon para magkalapit uli kayo. Anito na halang tang ayaw paawat. Hinayaan na lang niya ito at ipinagpatuloy ang pag-ayos ng kanyang mga gamit. Walang pasok dahil Linggo, kaya napagkasundulan nila ni Asher na sa araw na iyon siya nito sasamahan sa condo unit nito sa Makati. Susunduin daw siya nito sa hapon dahil mayroon pa itong aasikasuhin. Nagkatinginan sila ni Jody nang may humuntong kotse sa labas. Si Asher na siguro yan sa pantahan niya. Uy, alam niyang nandyan na ang prinsipe niya. Panunudyo nito. Tinignan niya ito ng masama. Tila may spring sa puwit at patalong umalis ito sa kama at tinungo ang pinto. Bilisan mo riyan dahil baka mainip ang gwapong prinsipe mo. Mabilis na isinara nito ang pinto kaya sa likod niya yung tumama ang unang ibinitan niya. Iniisip mo pa rin sila. Alam ni Brianna kung sino ang tinutukoy ni Asher, kaya hindi na siya nagmaang-maangan pa. Nasanay akong kasama sina Jody. Tiyak na manini bago ako. Kinuha nito ang isang kamay niya at pinisili iyon. Don't worry, sasamahan kita sa pagdalaw sa kanila. Kaya huwag ka nang malungkot. May driver ka na para hindi ka mahirapan. Ngumiti lang siya sa biro nito dahil ang buong pansin niya ay nasa mga kamay nilang magkahawak. Pero mas naninibago ako sa pagtira sa ganito kalaki at kagandang lugar. Sigurado ka pa talaga sa alok mo. Baka makuba ako sa paglilinis dito. Ani habang pasimpleng hinihila ang kamay niya. Hindi nito pinakawala ng kamay niya. Sa halip ay pinagsaliko pa nito ang mga kamay nila. Para mo namang sinabi na pinatira kita rito para may maging tagalinis ako. I have a stay out mate that comes here twice a week kaya hindi mo kailangang problemahin ang paglilinis. Ramdam niya ang init mula sa kamay nito. He was too close for comfort, kaya iniiwas niya ang mukha nang mapansing nakatingin ito sa kanya. Ang liit talaga ng mga daliri mo. Iniangat nito ang kamay niyang hawak nito, kaya mahirap kang hanapan ang magkakasyang singsing. Pilit niyang binawi ang kanyang kamay. Ano naman ngayon sa'yo? Nasa iyo pa rin ba iyong bracelet? Bigla ay tanong nito. Hindi agad siya nakasagot, dahil sa damdaming nabasa niya sa mga mata nito,
Habang naghihintay ito ng sagot, nasa akin pa rin iyon. I thought itinapon mo na. I'm glad you didn't. Nangingiting anas nito. Ibinalik mo kasi ang singsing na ibinigay ko. Napapikit siya dahil napunta na naman doon ang usapan. Pero napadilat siya ng hawakan ito ang baba niya at ipaling nito ang mukha niya paharap dito. Inaway at kinumpronta ako niyan dahil sa sulat na iniwan mo. Pinilit niya akong paaminin kung ano ang nangyari sa pagitan natin dahil nahalata niyang hindi tayo nagkikibuan for a few weeks bago ka lumais. Nag-iwan siya ng sulat noon para kay Anne. Ayaw niyang umalis nang hindi nakakapagpaalam man lang sa kaibigan niya. Pero wala siyang binanggit tungkol sa kuya nito. Maliban sa hiniling niyang ibalik nito, kay Asher ang singsing na kalapkayp ng sulat. Nagduda siya kung para saan ang singsing na yun. Kinabahan siya at tanong sinabi mo. Tanong niya, ano ba ang dapat kong sabihin? Wala. Ang mga pangyayari at ang mga kalokohang nagawa ko. Lahat ng iyon ay dala lang ng pagiging immature ko. Hindi dapat pang inuungkat ang mga walang kwentang bagay. Paglilitan niya niya. Pero bakit tila labas sa ilong iyon? Biglang nagdilim ang mukha nito. Walang kwenta. You think of it that way. Tumayo ito at nagpalakad-lakad at tila may pinipigil na emosyon. All these years, I thought, tila hindi naman malaman ang gagawin na ilamos ito ang mga kamay sa mukha. Nalito siya. May mali ba sa sinabi niya? Para kasi sa kanya, tama lang iyon. She knew the cause they shared together 4 years ago meant nothing to him. Magkita na lang tayo sa office bukas. Wika nito. Halatang nauubusan na ng pasensya. Iniwan siya nitong nakatunganga.